Napakasimple lamang po ng ating mensahe. Sa oras at sandaling ito, ang pag-uusapan natin, it's about breaking the wilderness. Basagin natin, ano ba yung wilderness? Describe muna natin kung ano yung wilderness. Ano sa isipan mo yung tinatawag na wilderness in a physical aspect? Ano yung wilderness? It is a what? It is a dry place. So wilderness ba may buhay? Kaya nga wilderness eh. It's a wild. It's a desert. It's a dry place. Baka makita mo lang doon cactus. Wala kang makikita masyadong animals doon maliban sa tinatawag na sawa. May makikita ka bang tinatawag na rabbit sa desierto? May makikita ka bang manok sa desierto? Pero na lang kung kinultured mo at mayroon kang pampakain, makakasurvive sa desierto yon. May makikita ka bang lovebird sa desierto? Meron kang makikita vulture kasi naghihintay siya ng mga taong mamamatay. Puro negative yung nasa wilderness, kapatid. Kaya sa umagang ito, maybe you are asking, where is God? Nasaan ang Panginoon sa panahon ng aking problema? Maybe tinatanong mo sa iyong isipan, bakit ako dumaraan sa ganitong problema? Sunod-sunod ang problema, tumingin ako sa kaliwa, may problema, tumingin ako sa kanan, may problema, sa harapan, may problema, sa likuran, ay may problema. The Word of God says, we are troubled on every side. Ibig sabihin ng every side, lahat ng anggulo, may problema ka. Tanggapin mo ito bilang isang pagpapala sa Panginoon dahil ang problema, nandyan ang pagpapala ng Panginoon. Sa labanan, sa boxing, sa basketball o sa digmaan, kapag ikaw ay nananalo, meron ka nakukuhang premyo. Nagtatanong ka ngayon, nasa ng Panginoon? Where is God? In my present situation, nasa ng Panginoon? Hindi ko siya madama. Remember, when you are passing in the wilderness, feelings is shut down. Nasa ng Panginoon? Hindi ko maramdaman. Sinabi ko sa radyo, the Word of God says, be still. Hindi sinabing be still and feel that there is God. Ang sinabi, be still and know that there is God. Ibig sabihin, kilala mo ang Panginoon na nandyan siya kahit hindi ko siya nararamdaman, kahit hindi ko siya nahahawakan, kahit hindi ko siya nakikita, naniniwala ako na control niya ang lahat. Yes. So ngayon, nagtatanong ka, nasaan ang Diyos sa panahon ng problema ko, sa panahon ng pagluha ko? Nagtatanong ka, bakit ako dumadaan sa ganitong problema? Bakit nga ba ikaw ang dumadaan? Bakit hindi na lang yung asawa mo? Bakit hindi na yung kapitbahay mo? Bakit pa lang hindi yung ibang tao? Minsan sasabihin mo pa, bakit hindi yung mga masasama ang dumadaan sa ganitong problema? Masama man yan o mabuti, lahat tayo dumadaan sa problema. Stop comparing your own story, your own battle sa istorya nila. You have your different story. Kaya kapag meron kang ganitong mga katanungan, then I'm sure that you are in the dry place of your life. Kasi hindi mo na ma-feel eh. Minsan sasabihin mo, yung sinabi ni prophet ganito, ang dami ng propeta na gumpir, pero bakit hindi ko nararanasan? Yung sinabi ni Brother Jonathan na ganito ang mangyayari, bakit hindi nangyayari sa aking buhay at kabaliktaran ang nangyayari sa aking buhay? Then my friend, you're passing in a wilderness of your life because you have a lot of questions. Your feeling fades away. Nawawala na yung pakiramdam mo. Nagkakaroon ka na ng mababaw na pagtingin sa Panginoon. Just because hindi mo na-experience ang kasagutan sa iyong pananalangin. Kaya bumababaw na yung pagkakilala mo. You become shallow. Kasi walang nangyayari. Nawawala na yung emosyon mo sa tindi ng pagpapuri, pag-aawit, pananalangin sa Panginoon. Dahil hindi ka naman tinutugon ng Panginoon. At may mga pagkakataon na kapag ikaw ay dumadaan sa matinding labanan, marami ka ngayong katanungan sa isipan. Bakit ako pinabayaan ng Panginoon? Minsan nagkakaroon ka ng Job mentality. Tinatanong mo ngayon ng Panginoon. In Deuteronomy 2, verse 7, dito po tayo ukuha ng tinatawag na teksto. In Deuteronomy 2, verse 7, ano po ang sinasabi dito? For the Lord thy God bless thee in all the works of thy hand. He knoweth thy walking through the great wilderness. Underline the word, He knoweth the great wilderness of your life. Alam niya ang pinagdaraan ng bighati at katuyuan ng iyong buhay.
this for 40 years, the Lord thy God lack what? Hindi siya nagkulang. He lacked nothing. Sa 40 years sa journey ng mga Israelita, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Pero mga Israelita din ay hindi nagkulang sa pagrereklamo. Kung ang Panginoon hindi nagkulang, you know why? Because one part of the Bible says, I am like a father who is carrying my son, and that son is the Israel. Binubuhat niyo yung mga Israelita. Ang sabi sa Book of Deuteronomy din, I am like a father unto you who is carrying you on my back. Just imagine this, bago tayo magtuloy-tuloy, kung ikaw ay nasa wilderness at panahon ka, let's put ourselves in their tinatawag na situation. Kung tayo ang mga Israelita, natanong ba ng mga Israelita, paano sila nakainom ng tubig? Wala naman river sa wilderness eh. 40 years! Walang ulan, wilderness, walang ulan! Paano sila nakasurvive ng 40 years? Tatanungin ko ulit sa iyo, kagaya na sinabi ko kanina, kung walang mga rabbit, walang chicken sa wilderness, paano sila nakakain ng 40 years? So God has lacked nothing. Dahil for 40 years, hindi niya, yes, ang sabi ng isang part ng Book of Deuteronomy, hinayaan ko na kayo magutom pansamantala so that you will know that man shall not live on bread alone. So it is a balance principle. It is a balance theology. May pagkakataon na hinayaan niya para malaman nila na ang buhay natin, na ang buhay mo ay hindi nakakonekta o hindi nakadepende sa iyong sweldo. Ikaw nga sa loob ng 6 na buwan eh, wala kang trabaho, hindi ka nagutom. Pero nagre-reklamo ka pa rin sa gobyerno na hindi umabot yung tinatawag na ayuda. Wala ka mang ayuda sa gobyerno, meron ka namang provision mula sa kalangitan. Kasi we focus on complaining and complaining and complaining. Yun ang problema po natin. Kaya nagkakaroon tayo ng kakulangan, hindi natin na-appreciate. Kaya sabi ko, oo nga no, yung mga Israelita, sabihin na natin daang-daang libo silang lumabas ng Egypt. Saan naman sila kukuha ng libo-libong mga tinulang manok? Saan sila kukuha ng tinatawag na tubig? Kung meron daang-daang libong lumabas ng Egypto, ang sabi ng mga scientifico at ng mga theologian, kailangan nila per day ng 1,500 to 3,000 tons of water. It is a mystery. Saan sila kukuha ng tubig? Tuyo nga eh. Pumunta na ba kayo sa Phoenix, Arizona? May nakita ka bang tubig doon? Wilderness, walang buhay. At sabi nila, yung pagtawid pa lamang ng mga Israelita doon sa tinatawag na dagat, nakuha nila ito ng 1 araw, pero kung titingnan mo, kung hindi sila sinamahan ng Panginoon, dapat makukuha nila ito sa natural ng 35 days. Kasi napakahaba ng daang libo na tumatawid. Napakalawak ng milyahin na yun, yung lapad. Paano magkakasya yun doon sa binukas ng Panginoon? Eh kung dito nga lang eh, sa EDSA eh, 50,000, 100,000, nagtatraffic na ng sobra. Eh yun, daang-daang libo. 100,000 upon 100,000 ng mga Israelita yung tumatawid. Tinapos nila ng 1 araw yung pagtawid. And that is a miracle of God. Most of the time, hindi natin napapansin ang pagkilos ng Diyos. Ang napapansin natin ay yung mga problemang nadarama ng ating katawan. Pero lagi mong tatandaan, sa panahon ng wilderness period, hindi mahalaga dito dapat yung iyong emosyon. Dahil isa lamang ang merong emosyon, ito ang ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, may karapatan bang magreklamo yung tinatawag na utensils o yung ginawa ng Panginoon sa manlilikha? Buti nga nilikha ka eh. Maraming tao, pina-abort ng kanilang magulang. Ikaw na buhay ka. Sabihin mo, iniwan ka ng iyong magulang. Ipagpasalamat mo na may buhay ka. Sabihin mo, may kulang sa iyong katawan. Ipagpasalamat mo yung 99 pa rin na kompleto sa iyong katawan. Huwag kang mag-focus doon sa 1% na kulang na iyong buhay at gawin mo itong 100% na buhay mo. Yun ang nagiging problema natin, mga kapatid. Kaya nga sinasabi dito, for the Lord thy God bless thee in all thy works
In all, sa lahat ng ginagawa nila, pinagpapala sila ng Panginoon. Kaya sa lahat ng ginagawa mo, pinagpapala ka ng Panginoon. And when you are passing through wilderness, ikaw ay dinadaan ng ating Panginoon sa tinatawag na separation. Bakit? When you are in the wilderness, God is developing you. Dine-develop niya yung pag-uugali mo. Dine-develop niya na maging quiet ka sa pagsasalita at pagre-reklamo. When you are in the wilderness, kahit hindi mo makita ang Panginoon, kahit hindi ka tapikin ng Panginoon sa likod, alam mo na nandyan siya at hindi ka niya pababayaan, because the Word of God says, I will never leave you, I will never forsake you, I will never abandon you, for I am with you. Yes. Dalawang verse na po yung pinagsama ko. Hebrews 13:5. And Genesis, I am with you. Dalawang verse na pinagsama lang sa isang salita. Lagi mong tatandaan, kapatid, kapag ikaw ay nasa wilderness ng iyong buhay, sino nagtatanong ka na eh, bakit ganito, ganyan, bakit sunod-sunod ang kagastusan namin sa aming buhay? Minsan sa wilderness, hindi pinagdadaanan mo kung hindi sakit ng katawan o kaguluhan ng pamilya, financial dehydration. Finances mo na dehydrate. Sasabihin mo, tuloy-tuloy naman ang tithes and offering ko sa Panginoon. Ano akala mo sa Panginoon? Loto o sugal? Kapag nagbigay ka, meron agad bawi? Remember, David understand that everything comes from the Lord. Amen. Yung ibinabalik mo, ipasasalamat mo yan sa tinanggap mo. Yes. At dapat meron tayong attitude kagaya nila Hananiah, Azariah, and Mishael o sa Babylonian name, pero hindi ko sinasabing Babylonia dahil ayaw ng father ko. Shadrach, Meshach, and Abednego, kasi ibang meaning yun sa Babylon. They learn that even if God will not help us, my hope is still in Him. Yes, amen. Ibig sabihin, kahit hindi ako iligtas ng aking Diyos sa pinaglilingkuran, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Tandaan mo, kapag ikaw ay dumadaan sa katuyuan ng iyong buhay, ipinapakita nito that you are in the brink of deliverance and dominion. Amen. Tandaan mo, kapatid, anong geography or story ng Bible? Yung may mga masasamang espiritu, saan sila pumupunta? Sa wilderness, di ba? Saan nalalaglag yung masasamang espiritu? Sa wilderness. I know some of you has different kind of spirit. The spirit of fear, the spirit of timidity. The Bible says, God has not given you this spirit, but God has given you love, sound mind. 2 Timothy 1:7. Kailangan lahat ng mga espiritong hindi mula sa Diyos malaglag sa tinatawag na journey. Remember, wilderness is not our home. Wilderness, we are just passing by. Naglalakbay tayo sa wilderness, hindi tayo nakatira dito sa wilderness. Gusto mo maging maikli, sabi mo, Brother Jonathan, 30 years na ako nagkakaloob, 30 years na ako, meron pa nga nag-text sa akin eh. It is anonymous. Radio listener natin. Sabi niya, Brother Jonathan, I am from other church. Nabe-bless ako sa message ninyo ng buong pamilya. Pero bakit ngayon? My son grew in the church. Pero bakit ganun ang kanyang pag-uugali? You ask yourself, you grow in the church, but you do not grow in the relationship with God. Judas is a great teacher, pero hindi siya nabago. It's always about your decisions in life. Amen. Hindi ka pwedeng iligtas ng Panginoon na hindi ka nagdi-desisyon ng Panginoon. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay at tatalikod ako sa lahat ng aking pagkakasala. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Hindi pwede, Panginoon, mahal kita. Madali lang yung sabihin, sa asawa mo, mahal kita, pero hindi mo naman dinidate ang iyong asawa. Hindi mo naman binibigyan ng pera, pang malengke. Madali sabihin yun. Kaya nga makikita natin, kaya tumatagal tayo sa wilderness ng buhay, sabihin mo, na-attend naman ako kada Sunday. Remember, it is not about religion, it is not about church, it is about your lively relationship with Christ. Kahit 10 oras ka dyan tumayo, kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos at isa sa buhay ito, sabi ko nga kay Sister Pining, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Not everyone who says, Lord, Lord, will be saved. But those who do the will of God. Church cannot save you, but Jesus can. Narito lang kami to equip. Narito lamang kami ang bawat kapatiran para payuhan kayo, share lang kayo ng word. Pero at the end of the day, it is your decision that matters most. Yes. Amen. Balik po tayo. Dahil hindi naman yun ang usap. So yun na nga, nasa wilderness na nga tayo. It is sandwiched between deliverance and dominion. Bakit ka madideliver doon? Dahil doon na de-develop
yung isang hinihingi sa iyo ng Panginoon. To trust the Lord with all your hearts and lean not on your understanding and lean not on your feelings. Hindi mo man nakikita na may nagbabago sa iyo, pero pinaniniwalaan mo na binabago ka ng ating Panginoon. And that is what you call the currency of heaven, which is faith. And without faith, it is impossible to please God. Gusto mo mapakikli ang paghihintay mo sa pagpapala ng Panginoon? Gusto mo matanggap ang kagalingan mo? Gusto mo matanggap na ang iyong pamilya ay maligtas? Gusto mong ma-promote? Gusto mong makapag-abroad? Ano ang gusto mo sa iyong buhay? Ang sabi ng salita ng Diyos in Psalms 2 verse 8, hindi ko na sasabihin, in the Message translation, kaya nagpapasalamat ako sa aking mahal na asawa eh. Hinanap niya yung Bible na The Message. Wala sa Pilipinas, pero meron tayong isang kapatiran na kinontak niya para makuha ito at mabili ito. I love the Message translation. Kasi layman's term. Ang sabi sa 2 verse 8, today is your birthday, what do you want? A nation as a gift, a continent as a presence. Ano man ang hingin mo, ibibigay ito sa iyo ng ating Panginoon. Pero you should have the right motive and intention. Kaya nga po, balik tayo sa pinag-uusapan po natin. Bakit ka ba nagtatagal sa pagkakasakit mo? Bakit ka ba nagtatagal? Tandaan mo kapatid, believe it or not, hindi mo mapipili ang problema ang pagdadaanan mo. Yung mga problema ang kinakaharap mo ngayon, yung asawa mo, yung anak mo, o anuman, hindi ko alam yan. Pero alam ng Diyos yan. Because God sees your heart. Maaaring natawa ka sa akin, maaaring nakiki-amen ka sa akin, maaaring nakiki-agree ka sa akin, pero I know, you have your own battles in life. Kaya kakantayin natin mamaya, I'm gonna sing a victory in the middle of the problems, in the middle of the battle. Hindi ko man alam, hindi mo mapipili ang problema ang pagdadaanan mo. Maaring ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, hindi mo mapipili yan. Pero ang mapipili mo, kapatid, ay kung magtatagal ka dun sa pinagdaraanan mong problema. Hindi mo mapipili ang problema mo. Kagaya ng pamilya mo, hindi mo mapipili ang pamilya mo kung kanino ka mabibilangan. Yan ang binigay sa'yo ng ating Panginoon. Same thing with the problem. Yung problema ang tumarating sa'yo, hindi mo mapipili yan. Pero ang mapipili mo ay kung gaano ka katagal magtatagal doon sa problema. Just imagine, Israelites supposedly should travel or cross the promised land in 14 days. Actually, pwede nga sila mag-reverse eh. Bakit sila pupunta doon? Eh, nandito naman, mas shortcut to. Kumbaga ba, nandito lang yung promised land, bakit ako pupunta ng straight pathway? Pwede naman ako mag-U-turn eh. May option naman ng U-turn. Pero because God wants to develop their attitude. Kasi minsan, naaamoy ng Panginoon ang bunga nga natin. You are eating an onions. Ang onions, alam mo kung ano amoy. Ibig sabihin, in a layman's term, alam ng Diyos ang pagre-reklamo mo sa lahat ng bagay. Ang sabi ng salita ng Diyos, in everything what? In everything give thanks. Be thankful at all times, ang sabi ng unang Tesalonica. It is hard. Mahirap naman po talaga eh. Kagaya lamang yung isang araw, paglabas namin sa subdivision, kasunod ko yung pick up. Red. Sakto rin, tumatawid ako, bigla na green. May humarurot. Pinagmumura kami ng motor. Magagalit na sana ako. Naisip ko yung turo ko nga pala nung umaga, speaking in tongues. Pag nagagalit ka, mag-speaking in tongues ka. And it will refresh you and it will give you peace. Pero yun, minura ka na, mali na siya dahil dun siya dumaan sa bangketa, bigla kang kinat, binad finger ka pa. At dinuduro ka pa. Kaya hindi ako minsan nagugulat kung bakit may mga namamatay ng mga siklista. Mali na sila, sila pa yung may ganang magmura. Pero salamat sa Diyos, ang sabi ni David, salamat sa Diyos at merong Shimei. Kilala niyo ba si Shimei? Tandaan nyo kapatid, nasa simbahan tayo, hindi lang para kayo makinig. We want to equip you. Huwag lang kayo basta makinig sa amin, kailangan you grow in the knowledge of God. Si Shimei, ginamit ng Panginoon, laging minumura si David. Ang sabi ni David, kila Abishai, kila Joab, huwag niyong papatayin yan. Dahil gamit yan sa akin ng Panginoon para mabasag ang aking ugali. Kaya kung pangit ang ugali ng iyong anak, ng iyong asawa, dahil binabasag ng Panginoon ang ugali mo. Si Shimei, anong ginawa? David, hindi ka na hari. Matatalo ka ni Absalom. Babalik na sa kaharian ni Saul ang kapangyarihan. Wala kang kwentang tao. Kung ano-ano siguro sinasabi niyang pagmumura. Pero sabi ni David, sige lang, just go on.
Continue on despising me. Continue your bad words. Dahil alam kong ginagamit ka sa akin para ako'y maging matuwid. Mabasag ang aking pag-uugali. Kaya yung wilderness mo sa buhay, nasa iyo ang desisyon kung bakit ka nagtatagal. Yung kakapusan mo sa pera, nasa iyo ang desisyon kung bakit ka nagtatagal. Pero nararamdaman ko, malapit ka na dun sa pagtawid sa Jordan River ng iyong buhay. Starting today, you decide to finish it. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, sa Matthew 24, verse 22, it can shorten yung pagdurusa mo. Matthew 24, verse 22. And except those days should be shortened, there should be no place to be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Although pinag-uusapan dito yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya pabibilisin niya mga araw, paikliin niya mga araw para hindi mo lubusang marama o madama yung paghihirap ng buhay. Ganyan din ang plano sana ng Panginoon sa mga Israelita. Paikliin sana yung paghihirap nila. Eh kaso gusto nila at nag-i-enjoy sila na magreklamo at magreklamo at magreklamo at magreklamo. Dahil lahat sa atin napapagod sa paghihintay, when we are waiting, we become weary. Ano ibig sabihin ng weary? Nagiging kang mahina sa kahihintay mo dahil yung sinabi ng propetang iyon, ng pastor iyon, yung laging sinasabi nila Bishop Greg, nila Pastor Jonathan, na magiging maunlad at mayaman kami, hindi pa nangyayari. Kaya hindi yan pinangyayari ng Panginoon. Same thing with the Israelites. Nasa likod na nila yung tinatawag na promised land. Pumunta sila doon dahil alam ng Diyos, hindi pa nila handang karapin ang mga Pilistya. Ang himala ng Diyos, nagtataka ba kayo mga kapatid? Sa panahon ni Saul, if you will read the 1 Samuel, I am encouraging you to read. Alam mo ba na mga Israelita ay walang sandata noong nilabanan nila si King Naash? Si Saul lamang at si Jonathan ang may espada. Saan ka naman makikita ng labanan? Wala akong gamit na espada, natalo ko yung mga kalaban. Dahil alam nyo ba, noong unang panahon, bago sila makalaya sa Egyptian, pinagbawalan sila na magkaroon ng blacksmith. Ang blacksmith ang gumagawa ng espada, ng mga armory. So wala silang espada maliban doon sa dalawa na mag-ama. Ang gamit lamang nila ay piko at yung pangkalaykay, pero tinalo nila yung hukbo ng sandataan ni Naash. So ibig sabihin, it doesn't matter kung ano ang meron ka sa iyong buhay. It doesn't matter kung ano ang tapos mo sa pag-aaral. Huwag mo sasabihin, hindi ako nakatapos sa pag-aaral. It doesn't matter. What matters most is when God is with you. When God was with Abraham, when God was with Isaac, natakot si Abimelech. Kaya nga makikita natin, kung gusto natin mapangasiwaan yung tinatawag na kaunlaran, pagpapala, tagumpay, nandun yun sa Promised Land. It is about dominion. Pero hindi tayo magkakaroon ng dominion unless we develop ourselves in the wilderness. Dahil sa wilderness, doon dapat masana yung waiting mo, yung patience mo. Doon sa wilderness, doon sa kirot na pinagdaraanan mo sa iyong katawan, doon mo masanay na magpuri ka sa Panginoon. Huwag kang magpupuri sa Panginoon lamang kapag nandun na yung katagumpayan. Paano ba natalo ni Gideon? Paano ba natalo ni Joshua na pabagsak yung walls at ni Gideon? Turn your waiting into worship. Hindi mo matatalo ang kalaban sa pagalingan ka sa Biblia. Hindi mo matatalo ang kalaban sa tinatawag na pagalingan ng strength. Ang sabi ng Bible, in one part of Exodus, ang sabi nun, it's not about your hard work, kaya kayo magiging maunlad. It's about because I am with you. Kasi pansinin nyo, yung mga sobrang susumikap, kahit anong pagsusumikap nila, hindi pa rin maunlad ang kanilang buhay. Minsan nga, naiingit ka. Bakit yung parang hindi ko nakikita nagtatrabaho pero napakayaman? Di ba nagkakaroon kayo ng question na gano'n sa inyong sarili? Bakit yung mga masasama yata ay maunlad? Huwag mo nang kaingitan yun. Ang problema, huwag mong problemahin sila. Problemahin mo bakit hindi ka umuunlad. Paproblemahin mo sila eh, sarili mo nga, hindi mo maayos. So anong ibig sabihin mo, Brother Jonathan? Habang ikaw ay naghihintay, huwag ka magreklamo. Because when words are many, ang sabi ng Bible, sin is not absent. Kapag marami ang salita, remember, by your words, you are condemned. And by your words, you are acquitted. Sa pamamagitan ng iyong salita, nagkakaroon ka ng deliverance.
Sa pamamagitan din ng iyong salita, ikaw ay mas na didiin. And every idle word will be charged against you. Gagamitin din ito ng Panginoon laban sa iyo. Diba sa hearing, may stenographer kung ano yung mga sinusulat mo. Kailangan yun din ang magre-reflect pag nag-cross-examination. Kaya instead na magreklamo ka at magreklamo, magpuri ka sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay hindi makapaghintay, mapapagod ka. At kapag ikaw ay nagpagod, ikaw ay magiging wicked. Look at the kings of the Bible. Si King Asa, lagi kong sinasabi sa inyo, sila Manasseh, sino pa ba? Sila Joash. Joash, he was straight at the first time dahil nandun yung kanyang mentor, si King Jehoiada. Pero nawala na, kaya importante ang mga ating senior citizen. Dahil ang naging problema sa Book of Judges, nawala yung mga elders. Kaya nakalimutan nila ang kabutihan. Kaya kung atin titingnan mga kapatid, pag nagkaroon ng kapaguran sa iyong sarili, you will be in the final phase, which is destruction. Dahil magkakaroon ka ng wickedness sa iyong sarili. Akala mo unfair sa iyong Panginoon. Akala mo ganito. Akala mo against sa iyong Panginoon. But remember this, naniniwala ka ba na hindi natutulog ang ating Panginoon? In Psalms 121 verse 4, the Lord always watch the Israelites and He do not slumber sleep. 121 verse 4. Behold, He that keepeth Israel shall not slumber nor sleep. Paligtarin natin. Ang ating Panginoon na nagbabantay sa Israel. Huwag na natin sabihin na Israel. Remember that you are the spiritual Israel of God. Siya na nagbabantay sa akin ay hindi tinatamad, hindi papatay-patay at hindi inaantok. Hindi ibig sabihin na hindi mo nararamdaman ang nangyayaring pagbabago sa iyong buhay. Wala ang Diyos sa iyo. Remember that God is working behind the scenes of your life. Tumatrabaho ang Diyos sa likod ng kamera. Ako maaaring nakikita ako ng mga naka-live stream ngayon at napapanood sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa mundo. Pero ako lamang ang nakikita nila. Pero hindi nila nakikita yung mga nasa production side na kung saan sila yung nagsiswitch ng camera. Hindi nila nakikita yung mga cameraman. Hindi nila nakikita yung mga usher. Hindi nila nakikita yung mga prayer warrior. Hindi nila nakikita yung mga member, yung mga supporters ng ministry. That is the behind the scene that is composing our victory. I am just one part. So ibig sabihin, ganyan din ang Panginoon sa ating buhay. Hindi natin agad nakikita ang Panginoon, but He is working behind the scene. Hindi man nangyari yung pangarap mo ngayon, hindi man nangyari na ikaw ay ma-promote, sa halip ikaw ay na-devote. It means that all things work together for good dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Baka dahil kapag ikaw ay na-promote, magiging kabit ng iyong boss. Hindi mo alam ang mangyayari. We do not know our future. But when we trust God, hindi kanya ipapahamak. Amen. In John 9 verse 1, hindi natin bubuin. Meron isang bulag. Ano sabi? John 9 verse 1. Meron isang bulag na pinagaling ang ating Panginoon. And as Jesus passed, He saw a man. Kagaya din yan ni Bartimaeus. Pero hindi yan si Bartimaeus, huwag niyo ako mamalian ha. Which was blind from his birth. Remember this. Even if you cannot see God, God saw you first. Amen. Yung sinasabi ng verse 10 eh. Hindi man nakita nitong bulag na lalaki na ito si Jesus, pero nakita siya ni Jesus at pinagaling siya ni Jesus. Hindi mo man nakita na tumatrabaho ang Panginoon sa problema mo, sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa hinarap mo, pero nakita na ito ng Panginoon bago ka pa niya likain. Amen. Libat po natin. In Matthew 28, verse 20. Napapagpala po ba ang bawat isa? May natututunan po ba ang bawat isa? Kayo po ba ay lumalago? Huwag lamang kayong makinig, kundi sa buhay nyo ito. Dahil paglabas nyo dito, ang kalaban nyo, forgetfulness. Yan ang laging sinasabi ko sa teaching. Forgetfulness. Tapikin mo ang inyong katabi, forgetfulness. Kasi, pag nakalimutan nyo ito, hindi nyo na ito may i-apply. That's the reality. Theoretical lang ito. Pero ang pagpapala ng Diyos ay nasa application. Doon yung mapapatunayan na buhay nga ang salita ng Diyos. Teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, I am always with you unto the end of the world.
Anong pinapakita natin ng Panginoon? Lagi niyang kasama ikaw, ako, hindi lang sa magandang parte ng iyong buhay, sa iyong pigati, sa iyong pagdurusa, sa iyong pagbagsak. Laging kasama mo ang ating Panginoon sa lahat ng panahon. Hindi lang sa panahon na ikaw ay tumanggap ng 1,000,000, hindi lamang sa panahon na ikaw ay tumanggap ng mana mo, hindi lamang sa panahon na ikaw ay na-promote, maging sa panahon na ikaw ay natanggal sa trabaho, kasama mo ang Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik at hindi kanya iiwan. At huwag mong sasabihin, nakakapit ako sa Panginoon dahil hindi totoo na ikaw ay kakapit sa Panginoon, dahil kahit anong gawin mo, kapag niliglig ng Panginoon ang kalangitan at sanlibutan, malalaglag at malalaglag ka. Hayaan mo na ikaw ay hawakan ng ating Panginoon by fully surrendering unto Him. At makikita po natin, mga kapatid, balik po tayo sa Psalms 121, verse 4. Kung hindi natutulog ang Panginoon at ikaw ay natutulog, ibig sabihin napakatapat ng Panginoon. Sabi ko nga last time sa radio program, maaaring sa iyong pagtulog, hindi ka na magising. Pero ginising ka ng Panginoon. Maaaring sa iyong pagtulog at habang kayo ay nagkakainan, may bumagsak na eroplano sa iyong bahay. Pero hindi yun ipinahintulot ng Panginoon. At dapat ang mga problemang ito, kagaya tayo ng isang bagyo, saan nabubuo ang bagyo? Kapag napakainit ng temperatura. Hindi po nabubuo ang bagyo kapag malamig ang temperatura. Snow yun. Pero yung bagyo na kagaya ng ulan, nabubuo ito sa warm water. So kapag napakainit ng iyong paligid, nasa kaliwa may problema, sa kanan may problema, sa harapan may problema, sa likod may problema, it's so warm. Dahil ikaw ay higit na magiging bagyo ng pagpapala kesa sa bagyo ng problema ang parating sa iyong buhay. Minsan kaya napakahirap sa ating magpuri sa Panginoon, makapagbigay ng pasasalamat sa Kanya dahil pinaghirapan mo ito. Kasi pag pinaghirapan mo ito, ang hirap i-release. Like for example, pinagtrabahuan mo ng 30 taon, nagkaroon ka ng tinatawag na retirement fee. Minsan ang hirap i-release kasi yun ang last money mo. Pero kapag ikaw ay pinaghaharian ng Panginoon at kusa niyang ibinigay ito sa iyo at puno ka ng kapayapaan, napakadaling magbigay. Kaya nga naging issue doon sa mayaman, nung sinabi ng Panginoon, bigay mo nga lahat ng yaman mo. Eh sinusubukan lang siya ng Panginoon. Pwede naman pag binigay niya yung yaman, higit pa doon sa yaman niya ang ibabalik ng Panginoon. Pero because he is totally in touch or inclined with wealth, kahit sabihin niya, ginawa ko naman lahat ng Ten Commandments mo eh, hindi mo mabitiawan ng yaman. Remember, you cannot enter the kingdom of God kapag ikaw ay maraming buhat-buhat sa iyong katawan. Kaya nga, kung ating makikita, mga kapatid, ang nagiging problema natin sa gitna ng wilderness ay yung tinatawag na lagi tayong nagugutom sa himala. Lagi tayong nauuhaw sa karanasan sa Panginoon. Eh, hindi nga natin maranasan eh. Dahil ang gusto ng Panginoon ay patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Kahit ano ang nangyayari, kahit walang nangyayari sa iyong buhay, like what I have said earlier, there is something happening behind the scene. Hindi mo man ito ma-appreciate, hindi mo man ito maunawaan, pero lagi mong tatandaan, may ginagawa ang Panginoon. Huwag kang titingil sa iyong confession. Kasi maraming pagkakataon, kaya ka lamang naguguluhan dahil yung iyong nakikita, ipinaprocess mo sa isipan mo. At kadalasan, yung pinaprocess mo sa isipan mo ay pumapasok sa puso mo. At ngayon, isipan mo at puso mo ay gulong-gulo. At dahil gulong-gulong iyan, kahit anong sabihin ni pastor, kahit ipag-pray ka ni pastor, kahit payuhan ka ni pastor, walang pumapasok sa iyong isipan dahil alam mong pinagsaran ka ng langit. Pero tandaan mo, kung ganyan ang nangyayari sa iyong buhay, instead na kinikimkim mo yan sa iyong sarili, sabihin mo ang bawat pangako ng ating Panginoon paulit-ulit. Kapag ikaw ay nararamdaman mo na kumikirot ang iyong katawan, kapag nararamdaman mo na ikaw ay bumabalik sa iyong bisyo, laging sasabihin mo, I am a child of God. I am a new creation. All things has passed away. When we say that all things, wala na ang masasama ang ugali, kahit patuloy pa rin ako naninigarilyo, kahit patuloy pa rin ako nangungangalo niya, always confess and proclaim that all things has passed away. At makikita mo, hindi mo nagagawin yun sa iyong buhay. Kasi minsan, yung lagi mo sinasabi, pansinin mo, kapag kinikimkim mo sa iyong isipan at puso, yun ang laging nangyayari. Yun ang laging inuubusan mo ng oras. Pero kapag ikaw ay sinasabayan mo ng pagsasalita, yung attention mo na aalis doon sa kirot ng iyong katawan.
Pag yung attention mo ay hindi ka nakafocus dun sa problema, nawawala din yung focus mo sa problema. Dahil laging sinasabi ng iyong bibig. Remember, death and life is in the power of your mouth, of your tongue. So choose life. Today, I'm making an option for you. Life or death? Blessing or cursing? So anong gusto mong sabihin? Magreklamo? Huwag tayo magreklamo. Huwag natin gayahin. In Job 23, verse 8 to 10, basahin po natin ito. In Job 23, verse 8 to 10, kahit saan ako magpunta, he will come forth like a treasure. Behold, I go forward. Ang sabi ni Job, humakbang ako paharap. Pero wala ang Diyos. Hindi ko siya maunawaan. Hindi ko siya makita. Hindi ko siya maintindihan. Verse 9, on the left hand, where does His work? Hindi ko mahawakan yung mga pangako ng Diyos. And on the right hand, hindi ko makita ang Panginoon. Pero nang naunawaan ni Job, on verse 10, but he knoweth the way that I take. When he tried me, I shall come forth as a gold. Alam ng Diyos kahit ano ang piliin mong landas. Kaya nga sabi ng verse sa Psalms, many are the plans of man in his own heart, but it is the plan of God will prevail. Pumunta man ako sa kaliwa, pumunta man ako sa kanan, pumunta man ako sa harapan, pumunta man ako sa likuran, hindi ko man maranasan ng Panginoon, pero alam kong merong ginto siyang ilalabas sa aking buhay. Dahil hindi naman natin nauunawaan ang lahat ng bagay. Pero minsan, meron tayong mga kumpanyan sa buhay na itutulak tayo, sumpain mo na ang Diyos, kagaya ng asawa ni Job. In Job 2, verse 9. Job 2, verse 9. Then the wife said unto him, thus you retain an integrity, curse God. Isumpa mo na ang Panginoon dahil siguro wala na pong hihigpit kay Job sa naranasan. Namatay ang kanyang anak, nasunog ang kanyang mga ari-arian, ninakaw pa ang kanyang mga alagang hayop. Wala na siguro. May boils pa siya sa katawan. Huwag mo sasabihin na parang ikaw lamang pinagbaksakan ng langit. Sa buhay namin, hindi mo nakikita ang personal na labanan namin dahil hindi yung labanan namin ang pinapakita namin. Ang pinapatotoo namin ay yung katagumpayan namin. Because we do not want to magnify the enemy. We do not want to magnify the problem. We want to magnify the goodness of God. Sabi ng asawa ni Job, sumpay mo ng Diyos. Lagi ka naman nag-offering eh. Di ba sabi doon? That Job is a just man. He gives offering para sa kasamaan ng kanyang mga anak every morning. Hindi ko lang alam kung saan sa parte ng Job yun, pero nandun yun. Makikita nyo, every morning nag-offer si Job. Dahil ngayon, mga anak niya, alam niya na taliwas ang buhay. Pero sa kabila nun, dumating pa rin yung trahedya sa kanilang buhay. Pero at the end of the day, yung lahat ng nawala kay Job, kaya yung lahat ng nawala sa'yo, along the wilderness, it's okay. Dahil wala naman sa wilderness yung pagpapala mo eh. Ang pagpapala mo ay kapag dinala ka na ng Diyos dun sa tinatawag na promised lands. For everything that was lost, He will restore it double. He will restore it 7 times. He will restore it beyond what you can think or imagine. Higit ang Diyos kapag nagbalik ng pagpapala sa iyong buhay. Kaya makikita natin, para tuloy-tuloy tayong hindi mauhaw sa gitna ng wilderness, punuin natin ang ating bunganga, ang ating bibig ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ano ang sabi sa Matthew 21, verse 16, that out of the babes, alam mo ang sabi? You shall worship God. It is like a sword. Matthew 21, and he said unto him, hearest thou what we say? And Jesus said unto him, have ye never read, out of the mouth of the babes, thou hast perfected praise. Ano ba yung merong katang? Ilipat po natin sa Psalms 149, verse 6. Para mas madali. Psalms 149, verse 6.
Same thing din yun, pero mas madali yung translation. Psalms 149 verse 6. Let the high praise of God be in your mouth like a two-edged sword in your hand. So ano daw po yung pagpupuri sa Panginoon? Ito ay magiging opensa mo para wasakin ang lahat ng paggawa ng kaaway sa iyong buhay. Baon ka sa utang, magpuri ka sa Panginoon. Paano ba nawasak yung walls of Jericho nung sila ay nagsilbato ng trompeta? Paano ba natalo yung mga kalaban ni Gideon? Si sila ay nagbato nung tinatawag na mga jars nila at biglang nagsigawan sila. So kapag ikaw ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, yung lahat ng problema mo sa iyong buhay ay nawawasak. Naguguluhan ng kaaway. Kapag ikaw ay nag-i-speaking in tongues, naguguluhan ng kaaway sa iyong buhay at hindi ito magtatagumpay. Kaya sa ating pagtatapos, huwag kang magtagal sa journey ng wilderness mo sa iyong buhay. Yung isang taong pagkakasakit mo, 6 na buwan, 1 buwan, 3 buwan, masyadong matagal yan. Yung 14 days na journey, dapat 14 days lamang. Yung labanan mo na pang 1 week, huwag mong paggawin pang lifetime. Huwag mong gawin na yung tubig na iniinom mo, it is like Mara, a bitter water. Gawin mo yung iniinom mo, it is a living water that is flowing out of your bosom. Dahil puspos ka ng banal na espiritu, kaya ka nagre-reklamo dahil ikaw ay nasa laman pa. Kapag wala ka na sa laman, hindi pagre-reklamo ang lalabas sa iyong bibig. Ang lalabas sa iyong bibig ay ang Psalms 149 verse 6. At ang yung lalabas sa iyong bibig ay yung Psalms 8 verse 3 to 4. Out of the babes. Kaya ang mga bata, inosente sila. Hindi nila nakikita ang problema. Nakita mo naman ang bata na problema sa kanyang kakainin. Yung magulang ang naman problema sa kanyang kakainin. Kaya hayaan mo ng ating magulang. Remember, in the book of Deuteronomy, ang sabi ng salita ng Diyos, I am like a father unto you, carrying you. Kaya nga, ang naging tanong sa kanya, nila Aaron, ng mga Israelita, Moses, paano natin mapapakain itong mga to? Ang sabi ni Moses, walang problema dyan because God is with us. Is there something that can limit God? Is there something that can limit God sa problema mo sa iyong buhay na hindi niya kayang gumawa sa iyong buhay? Isang bagay lamang ang naglilimita sa ating Panginoon ay yung hindi mo paniniwala dahil yun din ang naging problema ng bayan ng Panginoon. Jesus did not perform a lot of miracles in his hometown because of unbelief. So it's up for you right now to decide whether you will stay on the wilderness or cross the promised land. Jesus prayed for 40 days at naging madali ito sa kanya. Yung journey ng mga Israelita, 14 days lamang, 14 days. Si Jesus, 40 days of fasting. Moses, 40 days. Si Elijah na nandun siya sa Kirit Brook, nagutom din siya. Pero tinulungan siya ng Panginoon, pumunta ka doon sa isang bayan ng Sarepat at may magpapakain sa iyo. If you will just be sensitive to the voice of God, and even if you cannot hear the voice of God, just be still and know that the Word of God is real and alive. Because the Word of God says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So when you declare the Word of God, you are declaring God. Remember when Hagar said, the revelation comes to her, that I meet El Roy, the God who sees my problem. Nakikita po ng Panginoon ang problema mo. Nakikita ng Diyos ang kasalanan mo. Nakikita ng Diyos ang tunay na pagkatao mo. Walang maiitago ka sa harapan ng ating Panginoon. Yan ang sabi ni David. At ang sabi ni Hagram, He is our El Roy, the God who sees. Alam niyang inaapi ako ngayon ng asawa ni Abraham. Kasi nakipagsiping ako sa kanya dahil binigay naman ako nung una ni Sarah. God is faithful. God is fair. God will never leave you. Remember, David said, I am young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken. Kaya ngayon naging problema sa Numbers 14 verse 34. Balikan natin yung Numbers 14 verse 34. Sister MJ. Every month, every day na nagre-reklamo sila, it adds
it multiplies. After the number of days in which they search the land, even 40 days, each day becomes a year. Kaya ka pala tumatagal sa problema mo, yung dapat araw lamang ay nagiging taon, yung minuto lamang nagiging oras, it is because you bear the iniquities. You breach the promise of God. Hindi mo mapaniwalaan. Dahil sinasabi mong, hindi ko yata nangyayari ito. Because I'm so dry in my life. Wala na akong mapapaniwalaan. Don't be from being yung manugang ni Ruth. Naging Naomi into Mara. Naomi, ang ganda ng pangalan niya. And then it transferred to Mara, which is bitter. Huwag kang mapait sa buhay. Ang palaya lamang ang mapait, pero yung pag-uugali mo, huwag mong gawing na mapait. Kung gusto mo na lubusang palayain ka ng Panginoon, isuko mo at maniwala ka sa Kanya. Stop looking for the sign because you are the sign of God. Nasa iyo na ang pagpapala. Ang kulang na lang ay i-activate mo, kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, tigilan mo na ang pagbabakasyon sa wilderness. Tigilan mo na laging paninisi. Hindi mababago ng paninisi mo ang sitwasyon mo. Hindi mababago ng iyong pagrereklamo ang iyong sitwasyon. Tanungin kita, yung pagrereklamo mo ba sa gobyerno, na bago yung nireklamo mo? Maaring yung iba, pero hindi lahat. Instead of complaining, create an atmosphere of life. Don't be just contented. Yung contented, minsan it leads to complacency. Pag naging complacent ka na, okay na yung ganitong buhay. Kaya maraming Kristiyano, okay na rin ganitong buhay. Ang mahalaga, mapapunta ako sa langit. Pero kapag ikaw ay naunawaan mo ang plano sa iyo ng Panginoon, hindi lamang dapat na ganyan ang iyong buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, maging influential ka. Yun ang lagi ko sinasabi. Dahil kapag influential ka, makakapag-Bible study ka sa maraming tao. Kapag influential ka, marami kang mapapakain na kailangan pakainin. Pag influential ka, marami kang pastor na mabibigyan ng pangangailangan nila. Kagaya last time, we have given around 40 or 50 pastors ng tigda 2,000. Despite na may bayarin tayo sa simbahan. And that is sacrifice. Because we are planting seed. At kahit hindi ito bumalik, it's okay. Because God sees what you have done. Hindi nakakalimutan ng Panginoon. God is not a forgetful God when it comes to your reward. But God is forgetful when it comes to your sin. Kaya nga sabi ng Panginoon, God is faithful and just to forget all your sins. Pero pagdating sa pagpapala, sabi sa Numbers, God is not a man that he should lie. Balansi ang Panginoon. When it comes to sin, kalilimutan niya yan. Kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran, meron, close po ah. Pero kapag dating sa pagpapala, hindi siya makakalimutin. He will always remember like what he did to the lineage of David. Hindi niya kinalimutan kahit man naging buktot yung mga pag-uugali ng sumunod na hari kay Solomon. Kaya nga, just a challenge. Tingin ko wala na pong hihirap na wilderness sa pinagdaanan ng ating Panginoon. Maakusahan ka that you are plotting a rebellion. Malatigo ka, maipako ka sa krus. Malagyan ka ng napakatigas na corona. Wala namang mas itindi doon. God can change your situation if you will start on worshiping and trusting Him. Despite, na patuloy mong nararanasan yung problema mo. It's about making to decide today that you will stop on enjoying your situation. You cannot choose your situation, but you can choose whether how long you will stay on your situation. If you want healing right now, then choose to be healed right now. If you want healing right now, if you want blessing right now, then choose blessing right now. If you want this all to happen, then forgive. Magpatawad tayo. Dahil kapag hindi tayo makapagpatawad, it blocks our blessings. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras at sandaling ito that you are releasing us. That you are giving us a freedom, O God. Freedom from any bondage of slavery.
of negativities in our mind. Freedom, Panginoong Jesus, sa mga bagay na ginagawa kaming bansot sa aming buhay. Hindi mo kami tinawag para maging bonsai. Tinawag mo kami, Panginoon, para isang maging puno na hitik sa bunga. Okay lamang na kaingitan kami ng mga tao na kami ay kanila siraan dahil napakaunlad namin, Panginoon. Matatanggap namin yon, Panginoon. Kaya huwag kaming manatiling bonsai at matatakotin, O God. Hayaan mo na makalaya kami sa mother of all fear, which is the spirit of death and the spirit of poverty, Panginoon. Pag napagtagumpayan namin ito, Panginoon, maalis sa amin ang pag-aalinlangan. At makikita namin, Panginoong Jesus, na kahit man wala kang nangyayari sa aming buhay in front of us, but behind the scene, you are preparing us not just for a better future, but for the best days ahead. Kaya salamat po, ikaw po ang maluwalhatid maparangalan, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. At lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Jehovah's Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.greggrante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Great news! We have added a new way on how you can enjoy listening on our preachings and messages. You can download the podcast application on your iPhone and Android phone. Just subscribe on our Greg Durante podcast. Weekly, we have new audio preachings that will surely bless you. Going to all the world, preaching the gospel at any cost. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com. Update lamang po sa ating mga taga-subaybay, tayo po ay nakapagbigay na ng 1,200 kilong bigas sa mga nangangailangan at kapuspalad sa mga bayan-bayan at karating lugar. Tumulong din po tayo sa ilang mga kapastoran ng pinansyal na kaloob sa kabuuan ng Body of Christ. At ngayon pong nalalapit na Pasko, tuloy-tuloy po ang ating proyekto na Jesus on the Wheels. Ihatid po natin ang biyaya at mensahe ng araw ng Pasko. Ito ay kabutihan, pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Huwag po kayong magpapaantala, gawin po natin ito ng mabilis, gawin po natin ito ng madali at nariyan ang mga detalye kung paano po kayong makakatulong sa atin hong mga misyon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Na mula sa sunod-sunod na kabiguan mo sa iyong buhay, mula sa sunod-sunod na pagkalugi mo sa negosyo, matatapos din ang lahat ng ito. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy na there is drought in your life because the God that we serve is the God that sends abundance of rain in our life. Kaya ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Ang buhay ay hindi laging pagtitiis. Ang buhay ay hindi laging sakripisyo. Tandaan po ninyo, nangyayari lamang yan for a certain period of time.
You can listen to our program Revival on Air via CBS DWA 1098 kHz AM band, 7:30 in the morning until 8:30 in the morning, Monday to Wednesday, with Pastor Kenneth, and Thursday and Friday, Brother Jonathan, sending revival in the lives of the people.